Sa ikalawang araw ng pagdikit ng kamera kung tungkol sa pag-atake sa Resorts World Manila, may bagong CCTV video na ibinigay ang Resorts World. Madidinig dito ang pagpapaputok ng baril ng salarin na tinatayang umabot sa 300 rounds. May news to go si Steve Dailisan. Steve. Para hawin ni Papa Tito. Steve? Oh, yes, Kara, Hawi, may papatuloy itong House Joint Congressional Inquiry kaugnay sa insidente sa Resorts World Manila. At ang makasala ngayon ay ang security officer no, na si Jeffrey Malinaw. Kanina, Kara, bago yan, ay ipinalabas ang CCTV camera kung saan merong audio recording ano, pangyayari ng pumasok yung gunman na si Jesse Carlos. Makikita no, na dun sa video ay habang sinisilaban itong si Jesse Carlos yung mga lames. Ayun yung pagtatakbuhan ng mga biktima. At dun sa fourth stream ano, ay nagtatakbuhan na kwarto ay nasusunod si Jesse Carlos at sunod-sunod na putok yung nabinig. Nakayo ko yung mga bisima at halos hindi na gumagalaw dun sa isang kwarto habang tuloy naman sa pagsusunod at pagpaputok yung gunman. Makikita rin sa CCTV footage Kara and Hal, yun, yung paglimas ni Carlos nung makasit at actually tatlong beses daw pumasok sa suit bank itong si Jesse Carlos. Una yung ng 113 na million pesos worth ng chips. Pagkatapos lumabas siya, nag-reload ng kanyang barel. And again, kumuha ng 60 million pesos worth ng mga chips. Ngayon na naman itong CD Detective Acop, ang chairman ng public order. Sa kabila ng pag-sunod sa mga casino table, at around 12:19, ano, hindi pa rin nag-activate yung sprinklers. Hanggang 12:30, hindi pa rin daw nila nagsumagana yung mga sprinklers. Si Kara Happy ay unti-unti nang bumibigay ano, mga CCTV cameras dahil na rin daw sa usok at yung init doon sa mismong mga kwarto. Sa mga oras na ito ay tuloy pa rin doon sa pagsisiksikan yung mga biktima. At ayon kay Kingson Sian, itong presidente ng Resorts World Manila, ito raw marahil yung dahilan yung tuloy-tuloy yung pagpaputok at marahil ng mga oras na yon ay talaga namang labis na takot yung binaranas ng mga biktima dahilan parang hindi na sila makalabas doon na kwarto. Makwento lang din natin kanina ay pinunahan itong si Representative Fariñas o si Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas, itong mga abogado at itong security officer na nag-text kay House Committee on Gaming and Amusement, Representative Gastang Bunting, na nais daw sanang makipag-usap bago yung pag-inig. Pero sinabi ni Fariñas na unethical daw ito, huwag na raw itong uulitin dahil kung may mga dapat pag-usapan, ito raw ay dapat gawin sa proper venue at ito nga yung isinasagawang pag-inig sa ngayon. Alam mo, itong CCTV footage na ito, Kara at Howie, ano, ay partial lamang ito dahil ang sinubina ng camera nung nakaraang pag hanggang 3. Pero sa ngayon, ano, yung kuha pa lamang partial ng June 1. And so yung May 31, June 1 at June 3 ay aabutin daw ng hanggang 33 days bago makumpleto. So inamed na lamang nitong si Representative Fariñas yung kanyang motion. And kung ano na lamang yung na-provide sa ngayon ng Resorts World Manila, yun na lamang daw yung kanilang pipitigahan at yung kanilang pipilit na karagdagan pa kung kakailanganin pa nila na silipin. Dahil sa alam ko sila na si Kingson Sian na parang it will take months ano, bago ma-preview lahat ng camera yung hinihiling nila ng coverage ng CCTV camera lalo't more than 3,000 monitors itong pinag-uusapan ito. So far, yan sa ngayon yung takbo ng investigasyon dito. At babanggit din pala natin ano, na inimbitahan supposedly ng committee or ng joint committee itong si Andrew Tan, yung sinasabing may-ari ng Resorts World. Pero later on, napag-alaman na si Mr. David Chua, ang chairman ng Travelers International Group, yung may-ari nitong Resorts World, inimbitahan or natanggap daw nitong si Mr. Chua yung imbitasyon ng June 13
Pero Sunday, June 11, ay nakalis na raw ito ng bansa. So pinasusupina siya ng mga kongresista at kung hindi si Sipot ay paha-aresto daw siya. Pinagpaliwanag din na karahawi si Fire Chief Bobby Baruelo kung bakit hindi siya nakadalo nung nakaraang pag-inig. Ang paliwanag nitong si Baruelo ay meron daw siyang prior commitment sa Davao City at Compostela Valley para sa isang training. Pero sabi ni Majority Floor Leader pa rin niya, bakit daw inuna pa yung inspection kesa dun sa hearing na tungkol sa buhay ng mga biktimang nalaga dahil sa sunog. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa patuloy na pag-inig ng kamera. Kaugnay pa rin sa incident sa Resorts World Manila. Balik sa inyo, Cara and Howie. Maraming salamat, Steve Dailisan.